I proposed to her. When I proposed to her, I said, will you marry me? She's like, and ang sinabi ko, pag sinabi niyang no, then I will pursue her. You know, hindi ko siya bitawan. I will pursue her. And she said yes. Ako yung umiyak. Abaliktad eh. Ako yung umiyak. Oh my God. Like yes siya. So, and then the following day, Bea to Aga. To, first heartbreak. First heartbreak? Oh wow. Wag mo na sabihin kung kanino. At naiintindihan ko naman. Pero paano? Anong ginawa mo? Oh. Masakit. Para akala mo mamamatay ka. Totoo. Para akala mo wala nang kinabukasan. Kaya nga pag nadaan naman na lahat 'yan, parang I remember my mom telling me parang she was crying kasi parang gusto na magpakamatay nun, ano, that very moment. And sinabi niya sa akin na parang crying to, ah. And then parang siyempre, huwag mong gawin niya. And then may sinabi siya linya na parang yung poste, parang pag nakasakay kasi, sinabi sa ng mama ko to, parang poste pag nakasakay kasi tren, di ba? Yung poste yung maliit, malayo. Tapos papalipit, lumalaki. Parang paglaki niya, parang pinakamabigat na yan. Pero dadaanan mo talaga yan. Lilit. Oo, wala na naman. Sinabi niya sa akin, yan ang buhay. Na kung ano man yung malaking mga dyan ngayon sa'yo, hayaan mo lang yan kasi lalagpasan mo lahat yan. Kahit din sa pagkasigat mo, kahit sa pagkabuhay mo, kahit sa kaligayahan, pero pinakamasaya. Kaya huwag ka mag-expect na parating malaki yan, parating masaya yan. Minsan, maglulungkot din yan. Pero ito na naman yung bagong saya darating sa'yo. Oh my God, darating. Yeah. So, parang yun ang sinasabi ko na, but of course, lahat tayo dadaan na natin yung sakit. But really, a pain. Pain is pain. Parang, so I understand the younger ones, yes, you go through pain, there is pain. But sa akin, ito lang sabi ko sa inyo, kapit lang. Kapit lang. So, alam mo, meron ako recently na napanood na there's beauty in enduring pain daw. Kasi lahat tayo, di ba? Dahil sa, sa mga Instagram niya, ano, love yourself, or parang just be happy or whatever. Parang sinasabi nila, yung wisdom, makukuha mo yun during yung the times na nag-hurt ka. Doon mo ma-realize lahat ng wisdom na mapupulot mo, hindi lang laging sasaya. So sometimes, it's okay to endure pain. Sabi mo na, dapat ina-acknowledge mo. When you hurt, acknowledge that you hurt. And then, healing will eventually come. It'll start. And then you will truly be happy after that. Lahat tayo, we're all gonna heal somewhere or the other. So never say die, kumbaga. So parang doon sa inside out, 'di ba? Sabi ni ano, 'di ba kailangan mo na pumasok si loneliness bago pumasok si joy. Yeah. Kasi kung walang loneliness, hindi ka pa. Para nga hindi mo ma-appreciate daw ang tulog pag hindi ka ginising. 'Di ba? Yeah. Pag ginising ka doon naman, oh, sarap ng tulog ko, 'di ba? Next question. First major problem that you have encountered as a father. As a father? Mm-hmm. First major problem. Ang ganda at ang gwapo ng anak mo, by the way. Wala naman ako. Buti nagmana kay ate siya. Wala pa naman. Sobrang gorgeous couple nyo. Wala naman. There was not a major, ano pa. Wala pang major. At saka feeling ko naman, hindi naman. Kasi parang naiiniwala kami sa Diyos. So parang there's nothing really major. Nice. Parang everything is just okay. Okay, something happens, it's okay. We're gonna be better, or we're better than this situation. If there's a problem right now, it's okay. We're better than this, we're bigger than this. Our God is bigger than this. So it's always good. Forgive right away. Like, pag may nagawang mali ang anak ko, kahit maliit o malaki, parang you're forgiven right away, but you just gotta know why it's bad, or why medyo maliling ginawa mo. Parang ganun, but it's no big deal. It's okay, we move on and we forgive and it's good. And we smile and I'm happy. Ba't ikaw lang tatanong sa akin? Yeah. Oh, ito maganda to.
Ayun, parang first... Dapat ako muna lahat. Last three na lang naman eh. Tapos ikaw na. Okay. First lesson that you have learned about... First lesson you learned about marriage. Oh. Oh, wow. This is nice. First lesson, parang one thing I learned about marriage is... I mentioned this to you, kanina, di ba? Parang if you're gonna get married, don't marry because you have to. Because people say, oy, kailangan may asawa ka na. Kailangan mag-asawa ka na. O kailangan mag-aasawa na. Marry when you want. Marry when you know it's there. Because I did. I married when I said, wow, this is the guy. And sinabi ko nga, she was never my girlfriend. I just proposed to her. Grabe yung love story. And it was just that. And we're 18 years together now. And every day, every single day, honest, every single day, we wake up, we have coffee. At night, we just talk, we talk, we talk. We gym together, we eat together, we everything together. Partners. We're really partners. Tapos pagtulog. And sometimes we laugh about it. I was gonna say this, yung the big gestures, my gestures that is about love, diba? Mine and my wife's is, it's a good morning. Good morning, B. When you hear that, good morning, B. Good morning. Kanyari, natutulog kami, may gumalaw. Gising na pala siya. Morning, B. Hihintay niya na ako. Morning, B. Parang that made my day already. Parang that good morning is like ganun. Every day for the past 18 years, it's a good morning, it's a good morning. And then that's our coffee time, like you hear the coffee machine already. Misan, siya natatayo, tapos papalo na ako doon. That's our routine every day. And then we talk in our ante room, and we're just there. If we get up at 8, hanggang tanghali, ando kami. Every day yan, sabi ko na, hindi ba tayo nag-uusap? Hindi ba tayo naubos na pinag-uusapan? We drink together. We drink together, we hurt together. But more than that, we laugh together. We're funny. When we're together, we just laugh about crazy things. And I'm really grateful that I'm thankful, really. So it's a good morning and our coffee and looking forward to. Dapat nag-coffee rin kayo every morning. No, but for the past 18 years, my God, di ba? Parang wow, sabi ko, that's why yung sinasabi ko, I look forward to that morning. It's like, it's another day with my wife. Another day parang, or if I made mistakes, or if I hurt her in the past, like with words, you know, or with actions, parang it's just nice that there's always another day to, parang makabawi ka, or to correct your mistakes. It's just nice. Yeah, it's really nice. Salamat talaga. Thank you, my love. The time when you first knew that Charlene was the one. Oh wow! Yes, we were in a garden. We're talking and sa medyo kornita, but this is so real. Parang I saw that flash, like, parang sumilo talaga. Ito, alam mo talaga ano kapag gaya. Para sinabi ko, kasi we were friends. Really? Di mo bet, agad na nakita mo. Or really? Agad ka. No. Siyempre, ganda-ganda niya ate siya. Yeah, but I was taking care of her. I was single, you know. And when I was single, I have to admit, nung single ako, talaga naghahanap ako. I have girls, you know. I had girls. Siyempre naman. I had a girlfriend, I had kanya, and I was active, very active. And then, ito ka, kasama ko sa work, parang wala lang, ganun. And then one day, we were out with friends, ganun. Tapos nag-corner lang kami, we were in the garden, nagkikwentuhan lang kami, and nagkikwento siya. She was just starting to kwento, I was looking at her. And you know what I said? Sabi ko, oh my God, sabi ko, this is my wife. Gumanan lang ako, sabi ko, oh my God, parang gumanan ako, tapos, wata yung balayin mo ko. Sabi ko, this is my wife, sabi ko, kasi parang ang dahil kong hinahanap, eto, nasa harap ako, tagal na. Kasi nakikwento siya, kasi first time ko siya nakuusap na matagal, nakikwento kami, and during the kwento, parang gumagal yung tenga ko, parang umiinit siya, parang, oh my God, ito yung magiging asawa ko? Tapos on the whole 2-3 weeks, tahimik na ako, I was like, kasi nag-taping kami, every week, I was like, naku-conscious na ako, kasi parang sabi ko, parang weird, strange, kasi sabi ko, ito asawa ko, ito magiging asawa ko. And then the fourth week, we tape,
marami pang story ito, no? But the fourth week, I told my friends already, I'm getting married. We were in Singapore and then I flew them all. I mean, they all flew to Singapore. All my friends. When I was single, I had so many friends. Yung barkada grupo talaga yan. They all flew. And then, without them, I proposed to her. When I proposed to her, I said, will you marry me? She's like, and I said, like, pag sinabi niyang no, then I would pursue her. You know, hindi ko siya bitawan. I would pursue her. And she said, yes. Ako yung biyak. Abaliktad eh. Ako yung biyak. Oh my God. Like, yes siya. So, and then the following day, and then the following day, so that's why first love, you know, parang just when you thought. Ayun yung first love. Just when you thought I had my first love, man, this is really my first and ultimate love. Great love. So, great love. This is crazy. This is crazy. This is crazy. Weird lang. Sorry, but nice is nice. But siyempre, asawa ko na nagdalo lahat. Thank you. Okay, I want to talk about this. This is very important. This is different. Ibang love naman to. Ibang sakit to, ibang sakit. Bakit sakit lagi? Pag ako sakit sa'yo, saya. Hindi. Parang I want to talk about this. This is about social media. Okay. First time, when was the first time you got hurt by what a basher said about you? Basher. Here we go with the bashers. Alam mo, most of the time, hindi naman ako na-affect. Medyo naging thick-skinned na ako dahil sa industry, diba? Pero siguro nung nilait si Mama sa social media, and it was the first and only time. Meron ganon? Oo. That was first and only time na sinagot ko. And dinlock ko siya after. Kasi yun, parang okay lang kasi pag ako, di ba? Yeah. Nag-family na. Tapos she's not from show business, ganyan. Para bang gusto mo lang i-share yun. Tsaka sino siya, parang gano'n naman. Oo, medyo bad. Tsaka ano talaga, medyo may pagka-cruel talaga yung mga sinasabi. Na parang may alam siya sa buhay namin. So yun. Wow. But I wished her well after, na God bless. But you know what's nice? Kasi sana mahanap niya. Baka parang super full of hatred yung puso niya. Yeah. So I wished her well after. It's always like that, most of the time. Siguro that's the worst. Kasi lalo na yung pinost ko pa, sobrang good vibes. Mm-hmm. Kasi nasa the farm kami ni Mama. Parang namin, for Mother's Day, dinreat ko siya. Kaming dalawa lang sa the farm, San Benito. Tapos sobrang cruel na tong girl na to. Tapos parang anonymous pa yun. Mm-hmm. Well, at least now you can know. Parang that's nice. What we said, isang iintindihin mo. Kaya lang, isang pagmasakit, masakit talaga. Sometimes you have to stand up for yourself and for your loved one. But I'll tell you something. Mas maraming nagmamasya pa sa isang tao. Tsaka isa-share ko yung sinabi ni Mr. Aga Muhlach nung nandun kami sa nasa Vancouver. Sabi niya, minsan, pag sa comment box, kapag nakita mo, parang so sobrang dami magagandang magagandang comments. Kapag may isang hindi magandang comment, yun na yung parang ha-hunt sa'yo. Kasi para daw yung papel, parang bond paper. Sobrang linis ng bond paper. Mm. Pero pag may isang tuldok dyan ng ball pen, hindi na yung kalinisan yung mapapansin mo, yung isang dot yung na yun. Pero sobrang laki naman ng bond paper. Sobrang full of wisdom talaga siya. Hindi ba yun? Hindi, sobrang ang ganda. Can we say when I read comments, you know, when I read comments, okay, yung first two words, three words, alam mo, papunta na sa bahay. Hindi mo na namin. Talagang dinadaanan ko talaga yun. Or pag minsan nabasa mo naman, guys, we get affected, really. We get hurt because why really bash us when we're not doing really anything bad to you guys? So, parang, but it's not all of you. I'm telling you nga, may pinagdadaanan ka, we will always try to understand that. So, no worries. Go ahead and bash. It's okay. No, really, I mean, hindi siya, siguro ang hirap mo kumailig. I mean, i-effort ka pa parang magsabi ng negatively. Diba? Siguro parang sobrang saklap ng life. Yeah. Madami yung ganun narinig ko sa ibang yung iba. Kasi ako, buti naman sa awang ng Diyos, wala pa naman nagbabasha. Kasi di man ako active masyado. But pag may narinig ko lang nagbabasha, yung mga ganun, sabi ko, oh my God, gamit yung mga taong to.
may masabi lang. Yeah. Makapag-awel sila lang. Wala namang ginagawa sa inyo masama ang mga artista. Kami naghahanap buhay saka, ano eh, kasi words are powerful. So, dapat ilagamit ko sa tama. Diba? Yep. Words masakit are power of the tongue. Powerful. Very. So, you have to really be careful what you post. Because it can really affect people in a good and in a bad. That's why, guys, always, you know what, even when we're hurting, be kind, forgive always. Always be kind. There's nothing wrong. It's the best to always be kind to everyone. Okay, this is nice. The first big surprise, Bea. Mm-hmm. What was the first big surprise you ever received from someone? First? Oh, what first? What was like the biggest surprise you ever got from someone? Someone special to ah. Hindi ayoko someone. So it's special. Parang kumbaga from your family and respawn. Parang hihima sa mga. Hindi, from, di ba? From someone special na. Hindi, syempre yung mas bata ako, mas marami parang pag-grandes. Hindi ngayon. not now, hindi not now, biggest, but kasi, siguro yung pinaka-recent. Oh, sige, yung pinaka-recent mo. Pinaka-recent. Si Walter. Hindi, after from Walter. Yung sa ano, pinatubo na lang. Sa pinaka-capture. Oo, kasi gusto ko talaga pumunta sa pinatubo. Tapos, wala akong time. Sunod-sunod yung work ko. Tapos wala akong time to hike to pinatubo. Tapos so parang na-surprise ako na parang may pa-helicopter na gano'n. Tapos, bumaba dun sa crater ng pinatubo. So, nakita ko yung pinatubo for the first time. That's nice. But again, it's not the grand gesture. It's the small. But it's just nice. Man! Really felt good. Whatever you did, that was good. Big surprise. But remember, the small ones, those little things, the little, hey, are you good? Are you tired? Want anything? You want water? I got water for you. Shut up now. Yay! Ay, dude! Diba? First project that you really wanted but you didn't get? First? What was like the project that you really wanted but you did not get? Sabihin ko ba yun? Ganda yung gano'n. Hindi! Kasi may project naman ang type mo talagang ginawa ng ibang artista na sana ngayon. Hindi ko Rezon. Hindi ko Rezon. Rosaria pala, hindi ko Rezon. Sabihin ko ba yun? Siyempre lang. Hindi Rosario. You wanted to do that movie? Hindi. It was offered to me. Okay. And then, hindi natuloy. But, kasi talaga pangarap kong gumawa ng period. Sobra hanggang ngayon. Pangarap ko yun, kaya lang hindi, somehow hindi siya natuloy. But I really wanted to be Rosario. But I, alam mo dahil sobrang gusto ko yung project, pinanood ko first day. In fairness sa mga kay Jen. She did very well also. Pero sobrang pangarap ko talaga yun. That's nice. Lahat naman tayo, we all have that mga projects. Yun talaga yung, umiiyak ako nun. Kasi iniisip ko, yung nabasa ko na yung script dun eh, ni-imagine ko yung sarili ko habang kinagawa nila. Ako, pero ako pelikula yung mga pagpapos sa sundalo. Gusto mo ang feeling mo sa sundalo, basta alam mo, may parang gano'n. Alam mo, nakikita ka doon sa mala general. Pero hindi nila alam na yung problema ng sundalo na paano rin papakainin ng pamilya nila, paano rin bubuhayin. Yung the human side of soldiers. Kasi yung soldiers para sundalo, nasa Mindanao, nasa gano'n, gaya dito, ganyan. Hindi, sa totoo lang grabe yung sacrifices pero, nila, yung sa Marawi na lang. Yeah. Tsaka away from your family, no? And you know, parang, and then, I think, they're not really so much appreciated here in our country. I don't know. Totoo. Yeah. Pero sobrang sila yung totoong heroes. Hirap sila. Diba? Pag ginagawa rin nila yun para pangpakain din sa pagkakaroon sa mga anak nila. And then, yeah. First time you got hurt.
Sinabi mo talaga, tinanong mo din talaga. First time. First time that hurt. Sobrang dami na hindi ko na maalala yung first time. Si Bea na kami sa Vancouver. We were just having so much fun. I breathe pain! I breathe pain! Yeah. First time? Oh my God. Galang ba? Ay, bata pa ako siguro. Medyo na ano eh, na fast forward lahat yung sa buhay ko. Kasi aga ko nag-work. Siguro ito magandang follow-up question din. Parang the first time you got hurt, din, but what was the most hurtful even at this point in time when you have experienced so much pain in life? All of us, di ba? Mm-hmm. So sama nagiginom ka na, di ba? Certain... But what was this pain that really like brought you to parang yung nanginginig ka sa sakit? Alam mo yung sinasabi, parang dagan-dagan mo yung mundo sa sakit? Siyempre, lahat naman sa betrayal, yung mga pagka na-betray ka, yung pinakusahan. Kasi sa'yo. Pinibigay mo yung trust. Yeah. Yun. I think so. Diba? Lahat tayo rin, nakaka-relate tayo dyan. Yeah, that's really...